pa, wala na ibang nanaisin pa, kundi pa salamatan ka. Isang bagay ang hindi natin pwedeng paliwalay, no?
Kayo yung Diyos noon na nagpapagaling. Siya pa rin yung Diyos na nagpapagaling ngayon. Ano mang karamdaman niyan? Kung siya noon ay tinutulungan niya yung mga walang-wala, hanggang ngayon, ang Diyos pa rin ang nagpapala sa bawat isa. Kung ikaw noon, kung siya yung nagbibigay ng kalakasan sa bawat ng hinina noon, hanggang ngayon, siya pa rin yung nagiging lakas ng bawat isang nagtitinigod sa kanya. Amen? Amen. Sa oras na ito, patuloy po natin namin ang kanyang presensya sa lugar na ito at patuloy nga natin isuko ang ating mga puso sa kanya at ating buhay. At patuloy na pakawakan ang bawat pangako ng ating Panginoon. Napakabuti sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Patuloy nyo nga patinggin ang bawat panalangin ng puso na rin ito ang Panginoong Yaman siya dahil. Hallelujah! Oh,
Patuloy ka po namin pagpupuhan sa sambahin at katapilan. Sa gitna, Panginoon, ng panahon, sa kabila, lingon, ng sitwasyon. Alam namin, Lord, na wala po mang pagpigil ng aming paglilingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa oras po ito, kami po ay nagagalak sa pagkakataon ito. Na muli po kami inimbitahan sa iyong banal na harapan. Upang ipuhus mo sa amin na nagpumakaw na biyaya. Ang biyaya ng kagalingan, ang biyaya ng kalakasan, ang biyaya ng bagong buhay. Salamat, Ama, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. At sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming pagkakamali, inanggap mo pa rin kami. Niyakap mo pa rin kami. Kaya Lord, patuloy kaming pitiwala sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin na kahit kailan, hindi mo kami iiwan o babayaan. Anumang kalagayan, anuman ang sitwasyon. Alam namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito, ikaw ang nasa aming kalagitnaan. May ginagawa mong iyong at pabalaghan sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Lord, sa pagkakataong ito, hindi kami nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran. Sapagkat ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Ikaw ang Diyos na kilang mong gamot, at ikaw ang Diyos na nagpo-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya naman, Yahweh, ang lahat ng ito ay pinabalik po namin sa iyo. Pag-uli, pag-samba, pag-salamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng mga pangalaman ng Santo. Amen! At sa oras po ito, so, ako na lang ang puwit na lapit kasi wala po tayo may. So, ayan. Sa oras po ito, tayo po itatako sa ikalawang bahagi po ng gawain ito, aking buhay ng matoto. Ayan. At alam po naman po mga kapatid na marami po ang pinagpala si Yahweh Shaddai. Amen? Amen. Kumalapak nga po mga kapatid. Marami nga po siya. Kaya salamat po sa Diyos sa kanilang mga pinagpala. At sa oras po ito mga kapatid, sino po yung gusto mag-share ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay? Ayan po, Sister Lida. Mapunin sa Diyos. Sa bawat buhay namin, Panginoon. At ang ipatutuko lamang po ay patuloy na pagbigay ng knowledge and wisdom sa aking bunso. At patuloy po nag-maintain po siya ng Dance Lester. Lester? Parang pangalan din. Dance Lester po siya sa SMU. Sa kapila ng wala nga po siyang panahon para sa Panginoon. At palagi ko po siyang tinataas during praise and worship. Hindi man sila, Panginoon, mga kapatid, mga anak ko, alam po ang puso ng bawat isa ng aking mga anak na ito. Maging ang aking kabya. Salamat, Yahweh Shaddai, at nasuot ko talaga ang pag-uus ng biyayang knowledge and wisdom para sa aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Yahweh Shaddai, sa ipapuri, ibinabalik sa buhay niyo. Anong papasalamat pa kaya din siya dahil namin? Nagkita kami ng mga Laguna, Laguna chapter na nasa Binyan Laguna pa ako. Si Sister Vicky Montoya. Si Sister Vicky yung lagi tumibentaan ng mga papa ko. Kasi para dagdag sa pagpapaaral ng mga anak ko sa Laguna, sa Binyan Laguna kami. Lahat ko alam mga kikita ko. Kaya hindi siya tumatanggil lahat ang pinipenta ko sa kanya kasi alam niya, kailangan ko, kailangan ng mga anak ko. Siya yung tao napaka-generous lagi. Nagkita kami dito sa Baguio, nasa hotel siya rin siya, naka-stay in. Ang daming mga blessings na
binigay niya sa akin. Kasi ang pagkakaibigan kasi, kailangan may relationship kayo. Hindi lang kaibigan. Sabagay ang kaibigan, in bad and in good times, you are there. Yun ang kaibigan. Pero ako ang kaibigan na nagkoparek. Nagkoparek ako talaga. Yun ang tunay na kaibigan. Kailangan ikoparek mo kung ano yung mali. Pareho din kami, mutual din kami ni Sister Vicky. Ang dami mga pinuntahan namin, umuulan noong hapon na Lunes, pero natuloy pa rin kami sa John Day. Pinasyal ko siya doon, kumain kami. Sabi niya, sige mag-order kayo. Sabi ko, kahit ano lang order mo, kahit simple lang, sister. Sabi niya, doon, mag-order ka. Tapos siya nag-order. Alam niyo po ba kung magkano yung bill? Tatlo lang kami ni Mariel. Ako, si Mariel, sa Sister Vicky. 5,000 plus yung pinayad sa Johnny. Kahit ako kasi simple lang ako eh. Simple tayo lang ako. Kung ano lang ibigay mo yun lang. Kapagkat mahal ang Diyos, hindi siya dapat ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Tapos lumabas pa kami nung buwan, umuwi na kami. Wala kami taxi makita. Buti na lang yung mga sa Johnny, kinuha kami ng shuttle van. Tapos pero ang shuttle van na yun, hanggang ano lang, hanggang hotel siya rin, lahat siya. Pero napakabuti ng Diyos, sabi ko kasi, nabungula, magbabasa kami, sabi ko, alam niyo po ba, nagbigay ulit siya rin sa driver, pinatid kami sa Miladon, yung mga bana, ang dami mga surprises ng Diyos. Tapos, sabi ko sa kanya, kasi meron siya problema sa ngipin. O sige, bago ka umakit ng Laguna, Fair Air, Laguna siya nakatiragan siya sa Amerika. Namatay yung asawa niya, dito na siya nag-produce sa Pilipinas, sa Fair Air, Laguna. Di, after that month, yung sa ano, yung Laguna Air. Sa Bel Air nga siya nakatira. Yung gabi ko sa kanya, meron siya problema sa ngipin. Sabi ko, samahan kita sa dentist para pagbalik mo sa baka sa Bel Air Laguna. Meron ka ng magandang ngipin. Bilang sinabi ko sa kanya, disimpan ko siya dito sa kayuhi yung minister ni Mariel na si Doktora Bel Machay. At nagawa nga siya ng ngipin. After that, yung mga Wednesday, gawa na yung ngipin niya. Pumunta ako doon, nagpabulit na rin ako ng mimikuli dito. Tapos sabi niya, kita na dito ako sa tiha, sabi ko, kumakain ako. Kasi kita yun lang, nagpapabulit ako ng ipin, sabi ko. Alam niyo po ba, hinintay niya ako sa tiha, doon sa may, ayaw ko sa ANUV, yung kasi hindi masyado pasyalero eh. Simbahan, customer lang, lagi ko pinapasyalan. At ang gawain, hindi sabi ka, hinihintay kita, bakit mo ka hinihintay? Sabi ko, meron ako nakita mga sapatos doon. Sabi ko, hintayin kita para ibibili kita ng sapatos. Before that, nasa bahay pa lang ako, meron ako sapatos na pili ng panganay ko, yung push up din. Sabi ko, doon ako lang magkakano na ito pa. Sabi ko, nabibigusin ako yung ito, palabas na ako. Alam niyo po ba, buntang hininga pa lang, alam na ng Diyos ang mga pangangailangan mo. Ano ko alam ang mga sereros ko? Napakasimple lang. Sa pinakulo ako bumibili. Yung tigo ang 50. Pero yung mga alam ko, binibili ako ng mamahali. Pero nangihinayang ako dun eh. Ayoko yung mahal. Sabi ko, basta yung ano lang, may masuon ka lang. Alam niyo po ba? Hindi bumili ka na sa pa. Bumili ka. Ito yung bumili ko. Sabi ko, simple lang. Pero akala ko simple lang, pero 1,000 din pala ito, sabi ko. Ah, sabi niya, wag na lang. Hindi, go on, sabi niya. At saka isa pa, ang daming mga pagpapala ng Diyos. Ang daming mga maliit na bagay na kaya pasalamatan mo ang Diyos. Kasi yung maliit na yun, malaki na sa puso ko eh. Yung maliit na bagay na, kapag nililibre na ako ng sige, Jesse, halo-halo na, ang saya-saya ko na. Kasi, maliit lang na bagay, natutuwa na ako. What more? Pag nasa langit na tayo, lalo tayo matutuwa. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Pag taos puso ka lahat, ibibigay lahat ng pangangailangan. Sabi ko pa eh, kung paano yung taxi, papunta ko ng taxi. Tapos, ginagay niya ako ng dollars! Hindi na kailangan! Pero ano, sabi ko, ayaw ko tanggapin sa taxi. Sabi ko, hindi ako bayaran, Sister Vicky. Hindi,
Amen. Kahit kasi itong dollars niya ito. Kahit konting daw sabi ko, kabag-kabagay sabi ko, itong pera na ito gagamitin ko sa gawain ko. Yahweh El Shaddai, tumatawa siya. Lahat ng ibinibigay mo kay Yahweh El Shaddai, maliit bang ang pera mo? Pero ang Diyos pang nagmahal, kausputo siya nagmamahal sa akin. To God be the highest glory. Amen. Amen. Power, power, power. Sa mga maliliit na bagay, para man sa atin, maliit yun, pero ang Diyos, mga mahalang na tumoble mga bagay nila. So, mandarin natin mga kapatid po kay Kristo, na ang Diyos talaga kapag nagbigay, diba, sinigligan ng humakaw. To the point na yung mga bagay na hindi mo ina-expect, nalang ibubuo sa buhay mo. Ganun po siya kabuti. Kaya patuloy tayo na maglingkod at magtiwala kay Yahweh Shaddai. Iniwala naman po ako na yung ating mga biyaya ay patuloy na dadaloy sa ating buhay. Amen? Pero po ba ang gusto mag-share? Mga kapatid? Meron ka po? Ha, kung wala na po, meron po pa tayong bago. Okay, sige, brother. Sa gitna. Atin po siya may welcome. Sa ating po, Monday Diocesan, at ito po ay
ay magkakaupo tayo ng madali na misa. So, ngayon po, so, lahat ko ay nanayahan ko ng Panginoon na mag-isa po sa akin po mag-ilayin sa susunod ng Sabado upang tayo ay patuloy na maraming iyawala sila. Nagkaroon din po, meron po tayo gawain sa Mirador Prayer Group from 10 a.m. to 12 noon, ito po every Monday. Mirador Prayer Group from 10 a.m. to 12 noon, every Monday. Isa at Surong Prayer Group from 2 to 4 p.m. every Tuesday. Isa at Surong Prayer Group from 2 to 4 p.m. every Tuesday. Kiri-Kiri Prayer Group from 2 to 4 p.m. every second and fourth Wednesday of the month. Kiri-Kiri Prayer Group from 2 to 4 p.m. every second and fourth Wednesday of the month. La Trinidad Chapter from 3 to 5 p.m. every Thursday. Atelidad Chapter from 3 to 5 p.m. every Thursday. Baguio Chapter from 9 a.m. to 12 noon every Saturday. Cantaro Sur Prayer Group from 11 a.m. to 1 p.m. every Sunday except second Sunday. At every Saturday po, maaari po kayong mag-join sa Zoom na ginaganap dito sa ating opisina para po sa buhay natin sa Maynila. Ating pong suportahan ang lahat ko ng gawain dito po sa ating lugar. Patuloy po tayo pagpalain ni Yahweh El Shaddai. At sa oras po ito, ilang lahat po ito niya kumuli ng magsitayo. At tayo po ay wala po nasa ikatlong bahagi ng gawain nito, healing message. At wala po yung pagkakamitin ko dito ang ating Red Barlow and Gavis Jr. Pero bago po ang lahat ay kumuli po isasamba at iintak sa ating Diyos na buhay. Samahan tayo ng Baguio Gospel Ministry sa buong ating kapatid sister needs to be with the Diyos na buhay. Pagkakas!
si Lord, amen. Inanghali, amen. Natin sa Diyos sa ating pag-alaw. Pahinggan sa kanyang pangunod ng pag-ibig. Katawan ko na palapain ko. Puso ko'y mawi. Ang mga ay sumasayaw sa tutupin mapadami.
sapagkat patuloy niya tayong minamahal. Patuloy niya tayong pinagkalooban ng mga kasagutan ng ating mga dalangin sa kanya. Kaya tunay nga, Panginoon, na pagkabuhi mo sa bawat isa sa amin, hindi ka nagkulang. Ikaw ang Diyos na tunay, Panginoon, na aming sinasama sa Espiritu at katotohanan. Lord God, maraming salamat sa araw na ito na patuloy namin naranasan. Sa oras na ito, sa araw na ito, napakaganda na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy ka namin papulihan. Patuloy ka namin sasamahin sa iyong kapulihan. Hallelujah. Tuloy ka namin ating mga kamay. Dami namin ang presensya ng Diyos sa lugar na ito ngayon. Hallelujah. May buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
Pagpupuli ang Diyos na sa atin kayo nagmamahal. Pagpupuli ang Diyos na sa atin kayo nagmamahal. Pagpupuli ang Diyos. Sige po, ulitin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa kahit na, Panginoon, sa iyong kumpihan, Panginoon. Isa na po malamit sa malasang para sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ulitin ka, Panginoon, sa iyong kumpihan. Tulay na ang makasulit mo, Panginoon, sa bahag sa sakin, Panginoon. Hindi mo kami kiniwan, hindi mo kami pinakayay. Ano man ang mga nangyari sa aming buhay, isa mo lang ang ating Diyos na karunungan. Tunay na Lord, napakabuti mo sa iyo, Lord. Hallelujah! Malakas, malakas, malakas! Hallelujah! 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 Ito, amen? Yes. Amen! Grabe ka, oh Diyos! Hallelujah!
Thank you.
nasa langit, ikaw pong Diyos na mabuti, di nagbabago. Sa lahat ng oras at panahon, na ikuryente man wala, ikaw ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Tapat kang Diyos, di ka nagpapabayat, di ka nagkukulang. Patuloy kang nagkakaloob ng maraming bagay upang ang iyong mga salita ay patuloy na may pahayag ng malayat merong kapangyarihan. Katunay nga po, Diyos, na walang makakahadlang sa puso, Panginoon, na may katapatan. Walang makakahadlang sa puso at sa tao, Panginoon, na ibig na maglingkod sa iyo. Eh, Panginoon, sa lahat ng panahon, tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng kalakasan at katatagan. At iba yung pag-asa upang sa gayon, Panginoon, na ibigay po namin ang todo ang lahat sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay sa pagkakataon ito. Hayaan mo, Diyos, na lahat ng tumugon sa panawagan at nag-iwan ng kanilang mga tahanan at ng kanilang mga ginagawa para sa iyo at sa mabuting balita. O Diyos, huwag mo silang kalimutan. Muli mo kaming pagpalain. Pagpalain mo, Diyos, ang aming mga dalangin. At hayaan mo, Panginoon, na mapuno kami ng kagalakan, ng kapayapaan. At dalangin din po namin inaasahan sa araw na ito ang pagbuhos ng iyong biyaya. Ang mga may sakit at karamdaman na naririto, sila'y gumaling, Panginoon. Tumanggap ng pagpapala. Salamat, mabuting Diyos, sa iyong katapatan at kabutihan. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amen! Una po ay dapat
agahan ko ang pagpaplansya. Alam ko, kung gusot-gusot po yung pantalon ko, yung ganda pa naman sana nun. Eh, pasensya na po kayo kung nakamaunga po ngayon. Wala akong magagawa. No, kaysa naman yun. Alam niyo na yan. Diba? Ayun. Hindi ko naman pwedeng hiramin yung salawan ni Brother J.R. Ayan nga, mga tindaman. Kaya pasensya po kayo, nakamaung po ako ngayon. Ikalawa po, tinuro sa akin ng Panginoon na kailangan din maganda tayo. Paano kung magka-crisis talaga sa gasolina? Kasi alam naman natin talaga ang nangyayari ngayon. No? So, nasa edge na po ng, nasa konting-konti na lang eh. Pag-pray natin, yung nangyayari po sa Ukraine at Russia, medyo malapit. Konting-konti na lang. What at what nawa na mangyari pa yung tulot. Na konti na lang, konting kembot na lang, mga kapatid, meron mas malala na mangyayari dyan. Ayaw kong bigkasin kasi hindi natin inaangkin. No? Pero magtulong-tulong po tayo bilang mga Kristiyano na mag-pray na magkaroon ng kapayapaan sa Europa. No, mga kapatid. At narealize ko kanina dahil sa sitwasyon natin ngayon na no, napakahalaga din na meron tayong dapat meron naka-reserve tayong generator. No, dapat yun yung pinaproject natin ngayon, generator. No, kahit pa paano. Mga magkano ba yung sister Trini? Sagot mo na? Kano ka sagot muna eh. So baka naman ano, di ba? Yun dapat ang tinitingnan natin. Hindi natin alam, no? So, pero yun ang na-realize ko kanina. Maraming tinuro sa akin ng Panginoon. Alam niyo yung mga counsel natin, nag-iisip po yan ng marami para sa ating gawain. Kaya tulungan, pakihusap po, tulungan natin ang ating mga counsel, lalo na po sa nalalapit nating anniversary. Gusto, alam niyo po ba kung kailan tayo mag-anniversary? Mga kapatid, no? Sa May 28, 2020, ano na ba ngayon? Ha? Mga siguro 2025. Walang nakakuha doon. No? May 28, 2025, tayo mag-anniversary. 22 pala ngayon, di tatlong taon pa. Hindi, sa May 28 po tayo. Kaya yung mga council po natin, tulungan po natin sila, may mga project po sila, no? Lalo na sa darating po nating anniversary, no? Mga kapatid. Tagal naman ang kuryente, pinahaba ko na nga eh. Ano? Ha? 5 o'clock? Dapat pala 5 o'clock tayo nagsimula. Anyway, brothers and sisters, hindi natin makikita yung ating projector dyan. Kunwari, isipin na lang natin na meron. Okay? Sa Acts chapter 9, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa aklat po ng mga gawa, kabanata 9:1-20. Ito pong talatang ito, o itong kabanatang ito ay patungkol sa pagtawag ng Diyos kay Apostol Pablo. At sabi po dito, samantala, masindi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakatunong saserdote at tumingin ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madapit niyang sinumang. Matagpuan niya noong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco, nagsing malapit na sa lungsod, biglang tumislap sa paligid niya isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasog siya at narinig niya isang tinig na nagsasalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako'y si Jesus ang iyong inuusig," tugon sa kanya. Tumindig ka, pumasok sa lungsod, sasabihin sa iroon kung anong dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang nakitang sinuman. Tumindig si Saulo, idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain, ni uminom.
Sa Damasco naman ay may isang alagad ng pangalay Ananias, tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon, tugon niya. Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso ng pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay kapangyarihan galing sa mga punong sasardote upang gaktin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, tumarong ka sapagkat tinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga intil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya lahat ng dapat niyang isin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, ipinapunta ako dito ng Panginoong Yesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pupunta sa dito, sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuskos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kalispis mula sa mga mata ni Saulo, nakakita na siya. Tumindig siya agad nagpabautismo. Kumain siya at nanahuli ang kanyang lakas. At sabi nito, si Saulo ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Verse 20, umasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus, siyang anak ng Diyos. Wika niya, mga kapatid, pagpalain po ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay at mga pangyarihan, mga salita. Karapakan natin ang Panginoon. Glory to God, at bago po tayo muto, itayin niyo po ang katabi, kabayan niyo po sila. Ayan. Yung nakangiti talaga, kahit may mask, para masaya. Sige po, pari na po tayo ang kaupo. Yung mga hindi pa kumakaway at kumingitay sa kanyang katabi, huwag muto. Handa na po ba kayo? Tumanggap ng biyaya, salita ng Diyos, at tumanggap ng pagpapala ng Panginoon. Amen po. Now, my dear brothers and sisters, patuloy po tayo sa series of topics about witnessing. Dalawang Sabado na po natin tinatalakay at ikatlong Sabado ngayon ang patungkol po sa witnessing. Tama po ba? Sino yung mga nakakaalala po ng mga paksa natin? Dalawa. Yung una po, sino yung karakter na pinagnilayan po natin? Si Esteban. Di po ba? Si Esteban ay isang saksi ng Panginoon, isang witness ng Panginoon na kung saan hanggang kamatayan, mga kapatid, no? Hindi niya i-give up ang kanyang pananampalataya. Di ba? Binato siya hanggang mamatay. Tama po ba? At isa nga po doon si Saulo na di kalaunan ay naging San Pablo, mga kapatid, ang naging witness sa pagbato at pagpatay kay Esteban. Di po ba? So, parang kasabwat doon si Apostol Pablo. Ikalawa po na karakter na ating pinagnilayan last Saturday, sino? Apostol? Ha? Pedro, mga kapatid. Na kung saan, ang akala po ni Pedro, ang kanyang pagiging lingkod lang. O tinawag lang siya ng Panginoon para po sa mga Hudyo. No? Kaya nagkaroon siya ng panaginip, nagkaroon siya ng pangitain, na kung saan, sa kanyang pangitain, mga kapatid, di ba? Ay isang kumot na mula sa langit na nandun yung mga nakakatakot, mga pangit na mga hayop. At ang sabi ng tinig, kumain ka at magpatay. Ito ba? So, ibig sabihin nun, pangitain na yun, mga kapatid, pinakita kay Apostol Pedro na itong, na ang nilinis ng Diyos ay nilinis niya at hindi na dapat itunig ng marunig. Ibig sabihin, tinatawag siya ng Diyos na maging broad, no? Na maging broad yung kanyang, maging malawak yung kanyang pag-witness. Na hindi lang siya para, hindi lang parang kaligtasan sa mga Hudyo. Kasi yun po yung mindset niya eh. Na kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Kaya na-realize niya at nakita niya, natutunan po ni Apostol Pedro na ang kaligtasan ay para din sa mga Hintil.
mga kapatid, at hindi lang para sa bayan Israel. No? So kaya si Jesus, alam naman natin, namatay sa Jesus, hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa kanyang mga kababayan, kundi namatay sa Jesus, para kanino? Para sa iyo, para sa ating lahat, mga kapatid. No? Kaya ikatlo po nating karakter na pagninilayan sa araw na ito ay si Apostol Pablo. No? Si Apostol Pablo na kung saan, mga kapatid, gaya nga ng sinabi ko kanina, siya po ay kasabwat ay isa sa pagpatay sa lingkod ng Diyos na si Esteban. Kriminal na ituturing si Apostol Pablo. Kriminal po siya ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Grabe po yung effort niya, no, na upang pagising. Siya po ay persecutor ng mga Kristiyano that time, na ang church, nagsisimula pa lamang, ay baby-baby pa, nagsisimula pa lang mga kapatid. No? Kaya matindi po yung kalalagayan ni Apostol Pablo sa lumang niyang buhay. At sa kanyang pagpunta sa Damasco upang sa daan papuntang Damasco upang usikin mga kapatid, yung mga Kristiyano, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus. No? Mga kapatid, at dito nagsimula yung magandang pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid. Once ang isang tao pala ay nagkaroon ng personal encounter with Jesus, hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay. Wala po ba kayo? Pag nagkaroon ka ng personal encounter with Jesus, mga kapatid, magkakaroon ka ng magandang pagbabago sa buhay mo. Yan po yun. Katulad ng katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Ang laki ng pagbabago niya. Diba? Mga kapatid, ang laki ng pagbabago niya, maniwala ka. Para hindi ka maniwala ah. Sinuyaman mo lang eh. Ang laki ng pagbabago niyan. Ang dami mo nakikita dito, simula nung unang taong ko hanggang ngayon, mga kapatid, ang dami mo nakita ang laki ng improvement sa kanyang spiritual na buhay. Maging sa kanyang physical. Dati payat siya. Nung pumunta ko rito, may mataba na siya. Ang laki ng pagbabago. No? Mga kapatid, so wala tayong makailan sa physical. Okay lang. Mga kapatid, pumagin yung physical. No, pumulugod ka ngayon, pumukibuk mo, basta maayos, maganda. Mga kapatid, ang laki ng improvement ng spiritual na buhay mo. At ganun yung nangyari kay Apostol Pablo, mga kapatid. Nagsimula doon yung matinding pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo nung siya'y magkaroon ng personal encounter with Jesus, mga kapatid. Now, brothers and sisters, ulitin ko po, ito po ang paksa po natin ngayon, wala na pala, ang paksa po natin ngayon ay Paul, no? Ang kanyang pagiging witness ay, ano, sabi po dito, brothers and sisters, Paul the witness to all. Si Pablo ay saksi para sa lahat. Mapapansin po natin, mga kapatid, si Apostol Pedro, yung mindset niya, akala niya ang pagtawag lang ng Diyos sa kanya ay para lang sa Israel. Mga kapatid, kaya halos hindi po siya nakapaglakbay sa Europe, sa iba't ibang lugar. Kasi doon lang siya paikot-ikot sa Israel, mga kapatid. But itong si Apostol Pablo, tinatawag ng marami na siya po ay great missionary in all times. Why? My dear brothers and sisters, kasi halos na suyod niya ang buong Europa. Ang kontinente ng iba't ibang kontinente, hindi lamang po sa Asia, mga kapatid. Ganun katinding journey ng witnessing ni Apostol Pablo. Napakalawak, mga kapatid. At yun ang panawagan ng Diyos sa kanya. At yun din ang panawagan ng Diyos sa kanya. Nang ibig sabihin, kahit sa kadali ng Panginoon, dapat manatili kang witness ng Panginoon. Amen. Makarating ka man ng Canada, ng Australia, ng USA, ng Hong Kong,
Ako, gusto ko mapunta ang Korea, Japan. Kasi nagtakamukha kami, kitang-kita naman. Diba? Mga sipke. No? Kitang-kita, mga kapatid. Diba ba? Kabaliktaran. Diba? Mga kapatid. So, kikita natin na kahit saan pala tayo dalhin ng ating mga paa, dapat maging saksi tayo ng kanila. Diba ba? Maging saksi tayo ni Jesus. Maging saksi po tayo ni Jehovah, mga kapatid. Diba? No? Maging saksi tayo ni El Shaddai, kung ayaw niyo ng Jehovah. Napaangat kayo ng ulo, mga kapatid eh. Nasa kaya ko, parang naibangang puntahan ko ah. No? So my brothers and sisters, nakikita natin dito yung pagtawag ng Panginoon kay Apostol Pablo. At dito, una, mga kapatid, na pagninilayan po natin, sabi dito, Paul would be a chosen witness. Sa verse 15, concentrate po tayo sa verse 15, ito yung key verse natin sa Acts chapter 9, verse 15, mga kapatid. Sabi rito, muli kong babasahin, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, tumarong ka sapagkat hinirang po siya. Chosen, hinirang, pinili, mga kapatid. Hinirang po ng Diyos, ng Panginoon si Apostol Pablo, para ipangaral ang mabuting balita, ipakilala ang Panginoon sa lahat. Hinirang po siya ng Panginoon Diyos, my dear brothers and sisters, para maging witness ng Panginoon. At sabi dito, my dear brothers and sisters, nagsimula yun nang mabulag siya. Doon sa daan, papuntang Damasco. Nagsimula yun, namugulag siya eh. Nagkaroon siya ng kaliskis sa kanyang mga mata. At tinawag ng Panginoon ang isang tao ng pangalan Ananias na sinugo niya para puntahan si Pablo. Ipatok ang kanyang kamay, panalangin at upang tumanggap ng Espiritu ng Diyos si Pablo at noong time na yun, nalaglag yung kaliskis sa mata ni Pablo at muling nakakita si Pablo. Nagsimula po yun sa pagkabulag. But pinakita ng Panginoon, pinaintunod yun, my brothers and sisters, kasi inihahanda nga si Pablo sa journey ng kanyang witnessing, mga kapatid. Tayo man, di po ba kung ikaw ay tawagin ng Panginoon, paano ka tinawag ng Panginoon? Naalala mo ba? Yung iba sa atin, tinawag ng Panginoon, my brothers and sisters, nang ikaw ay nasaan? Nasa sakit, at karamdaman. Meron kang sakit. May karamdaman ka. Maraming may problema ka that time. Saan? Sa pinansyal. May problema ka saan? Nang panahon ng tawagin ka ng Panginoon ng first encounter mo kay Jesus. Ano yun? Mga kapatid, may problema ka sa family. May problema ka sa maraming bagay. Nang tawagin ka ng Panginoon at magkaroon ka ng first encounter with Jesus, my dear brothers and sisters, pinaintulot ng Panginoon yung mga problema na yun na maranasan natin kasi nga tinatawag ka na ng Panginoon. Tinatawag ka na niya. Naalala niyo kung ano yun? Mga kapatid? No? May problema ka noon kanino? Saan? Sa sarili mo. Ang hirap nun. Problema mo yung sarili mo. Pero, bagamat ang sarili mo ang problema mo, tinawag ka ng Panginoon. Magkaroon ka ng encounter sa kanya. At ganun po si Apostol Pablo, mga kapatid. Oh, karoon siya ng pagkabulag at doon naman sa uli, pinakita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon sa kanya, Pablo, okay lang yan. Nihanda kita sa pagiging saksi ko. At muling nanumbalik ang paningin po ni Pablo, mga minamahal kong mga kapatid. At sa kanyang pagkakahiran na apostol ng Panginoon at pagkakahiran na witness ng Panginoon, ang dami niya pong naranasan. Kung babasahin po natin ang aklat ng gawa, grabe po yan, mga kapatid. Marami po kayong mababasa dyan ang matitinding mga pangyayari sa mga lingkod ng Diyos.
At isa na po dyan si Apostol Pablo. Anong kanyang naranasan dahil sa kanyang pananampalataya? Grabe ang mga kapatid. Grabe yung conversion na nangyari kay Apostol Pablo. Diba ba? Makikita natin na dahil sa kanyang pagpapatotoo kay Jesus, mga kapatid, ano nang naranasan po ni Apostol Pablo? Hinagupit po siya, naranasan niya yon. Ilang beses po siya hinagupit. Nilatigo at naibalunggot. Nakulong po siya, matindi, ng ilang beses. Nang dahil sa kanyang pananampalataya at pagtatanggol kay Kristo. Tingnan nyo, isipin nyo, dating persecutor ng mga Kristiyano, dating persecutor ni Jesus. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa encounter niya kay Pablo sa daan sa pabuntang Damasco, bakit mo ako inuusik? Sabi ni Pablo, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong inuusik. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Di po ba? Persecutor po siya ni Jesus. Pero nung tanggapin niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng personal encounter with Jesus, binago ng Panginoon kanyang puso at isipan. Grabe, pagtatanggol niya sa pananampalataya. Hinagupit siya, nakulong, mga kapatid. At mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24. Sa verse 25, mababasa po natin, tinatugin si Pablo katulad ni Esteban. Parang gaba, ano? Mga kapatid, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, mararanasan mo rin. Di po ba? Kita mo, sa verse 25 ng 2 Corinthians chapter 11, verse 25, magbabasa po natin, binaturin si Pablo. At sa verse 26 and 27 ng 2 Corinthians chapter 11, mga minamahal kong mga kapatid, yung pangunuhay ni Pablo, magbabasa po natin dyan, nasa bingit ng panganib. But lahat ng yun, mga kapatid, hindi po yun nakapigil kay Pablo para maging witness ni Jesus. Hindi po siya napigilan nun. Kahit buhay niya na ang nakataya, hindi po siya napigilan. Yung hirap, yung kahihiyan, na dati ang yamang-yamang tao, pero inimutan niya ang lahat sa buhay. Napakayaman niya kung tao, kilala po siyang tao, may katungkulan siyang tao. But lahat ng yun, mga kapatid, kinalimutan niya. May kulay nga siya eh. Dati eh, mga kapatid. Pero kinalimutan niya ang kulay pula, kinalimutan niya ang kulay rosas, kinalimutan niya ang kulay bugaw, mga kapatid. Alang-alang kay Kristo. Amen? Kaya tayo, mga Kristiyano, mga anak ni Alicia, dapat hindi tayo nagtatalo-talo tungkol sa politika. Eh ano yun kung katabi mo ay kulay green? Kung ano, eh ano kung ang katabi mo ngayon ay kulay pula? Okay lang yun, mga kapatid. Huwag dapat magkasira-sira ang relationship natin dahil sa politika, mga minamahal. Amen? Pero dapat nating tatandaan sa oras ng butuhan, alin dapat nating isipin? Si El Shaddai, unang-una. Ikalawa, number 76. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Tayo tayo! Kau tak
pagtulong at pagmamahal. Ulitin ko, pagtulong at pagmamahal dahil nagmamahal ka, sumusuporta ka. Kanino ka nagmamahal? Natural sa Diyos. Di po ba? At sino yung tinawag at ginamit ng Diyos para sa atin? Si Brother Mike. Ah, kapatid, no? So, yan po ang pamilya muna, partilis sinilang sa puso, binigay ng Panginoon. No, kay Brother Mike upang suportahan ang pamilyang Pilipino at tatagin, palakasin ang pamilyang Pilipino. At siya po ay pinagtatanggol ng pamilya muna, Artilis, mga kapatid. No? So, hindi mangyayari yan, mga kapatid, mawawasak at mawawasak, patuloy ang pamilyang Pilipino, ihina. No? Ihina ang ating lipunan kung mahina ang pamilya, kung sira ang pamilya, mga kapatid. At hindi po mangyayari yan. Yung mga plano, no, yung balaki ng punong lingkod, patungkol sa pamilya muna, Partilis, kung hindi tayo susuporta sa kanya. No? Kaya pinaalala ko lang ulit lagi, mga kapatid, na yung kasambahay ninyo, kung ilan man kayong botante sa inyong mga bahay, ay ano, anong gagawin? Lahat sila kung kumbinsin ninyo, no, kung may Partilis man sila gustong iboto, kumbinsin ninyo. No? Bilang buwan pa, isang buwan pa may get, kumbinsin po ninyo na kung ang asawa mo iba yung party list, sasabihin mo sa asawa mo, pag hindi ka nagbago ng isip, outside, di ko lang doon palagi. Diba? Dapat kumbinsin natin na sila ay bumoto rin tulad natin, no, ng pamilya mo na party list. Okay po, mga kapatid, para mas sure. Isa pa, paalala ko po sa inyo, pinag-usapan po natin, mga kapatid, na bukod po doon sa inyong kasambahay, nung mag-aalala po tayo ng lima, lima ba yun? Limang butante, kakilala ninyo, nasa Amerika man yan, kung nasaan man yan, kung nasa Ukraine man yan, o Russia, bumoto siya ng pamilya. Limang butante, alagaan ng bawat isa sa atin. Okay? Yun po yung ating trabaho at tulong sa ating punong lingkod, mga kapatid. No? So, kaya huwag lang yung mga nasa sementeryo. Kasi may mga butante pong nasa sementeryo eh. Mga kapatid, no? Nagigising sila pagbutuhan. Okay? Nasa listahan, makikita mo, gumulat ka, patay na to, sa puntaw na. Bakit nasa listahan yung mga butante? Diba? Yan, mga kapatid. Okay po, nagunawaan po ba natin? Pamilya muna, number 76, no? Sa inyong mga, sa ating mga balota. Okay, palagpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, sa simbolo ni Apostol Pablo, makikita po natin na kung si John the Baptist about repentance ang pinakapuso ng kanyang pangaral, mga kapatid, si Pablo naman ang pinakapuso ng kanyang pangaral, alam niyo po ba? Patungkol saan? Tungkol kay Kristo na napako sa krus. Tungkol sa cross. Kaya mapapansin po natin, mababasa natin mga sulat ni Apostol Pablo, brothers and sisters, ay halos na umiikot yan sa kanyang pagsulat tungkol sa cross ni Kristo
Kaya sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi dito ni Pablo, ipinasya po, wala akong ipangangaral sa inyo. Wala akong ipangangaral sa inyo, sabi dito, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. At sa mababasa rin po natin, mga brothers and sisters, sa 1 Corinthians chapter 15, whole chapter ng chapter 15 ng 1 Corinthians, mababasa din po natin yan patungkol saan? Sa muling pagkabuhay ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ni Jesus na magligtas. Na doon ipinakikita ni Pablo na kaya muling nabuhay si Jesus para muli tayong mabuhay ng mga patay sa kasalanan. At mapanumbalik sa piling ng Diyos. Yung to yung malinaw na pagpapatotoo o pangangaral ni Pablo, mga kapatid, na si Kristong namatay sa krus ay muling nabuhay, mga kapatid, para lahat tayo ay maligtas. Amen, mga kapatid. Now, ikalawa po, my dear brothers and sisters, na atin pong pinag-uusapan, all who witness to Gentiles and government leaders. Si Pablo po ay mababasa natin yan sa verse 15 ng Acts chapter 9. Yung binasa po natin, mga kapatid, at sabi po dyan sa verse 15 ng Acts chapter 9, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumarunong ka sapagkat inirang po siya. Yun yung una, inirang siya ng Diyos, si Pablo. At tinawag siya ng Panginoon, tulad natin, upang ipakilala, kita nyo ha, upang ipakilala, mga kapatid, ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari, government leaders. No? Sa mga Gentiles, sa mga pagano, hindi lang sa mga Hudyo, kasi may tinawag na ang Diyos sa mga Hudyo eh, pero hindi ganun eh. Si Pedro tinawag ng Diyos sa mga Hudyo para maging witness ni Jesus. Pero nagdagdag pa siya, hindi lang para sa mga Gentiles. At para kanino? Si Pablo. O hindi lang para sa mga Hudyo, kundi si Pablo na para sa mga Gentiles. At sa mga government official. Now, may gusto pong linawin sa inyo, mga kapatid. No? Kung may intindihan po natin yung panawagan ng servant of God, brother man, dapat na intindihan natin yung calling niya. Para yung iba sa atin, hindi na yung iba nag-iisip. No? Yung iba sasabihin nila, ang babaw ng pangangaral ng punong lingkod. Yan eh, isang dahilan. Kaya ang iba sa atin, may lumilipat, parang-paro-paro din. Mga kapatid, parang-parong bukid, nalilipat-lipat. Saan papunta saan? Kaya ganito, kaya ganun. Pag hindi niya nagustuhan yung pupuntahan niya, pupunta naman siya. Sa lawahan, mga kapatid. Kasi hindi niya naiintindihan ano yung panawagan ng servant leader. Dapat nandito ka sa ministry, alam mo yung panawagan ng punong lingkod. Mga kapatid. At pag mo hanapin sa kanya, yung wala at hindi mo talaga mahanap. Kasi nga wala nga eh. Eh kung hanapin sa'yo ng asawa mo, yung gusto makita ng asawa mo, paano yun? Di po ba? Wala nga eh. Ano yung panawagan ng punong lingkod? My dear brothers and sisters, si Brother Mike ay ano, evangelist. Hindi po siya pastor. Iba po yung pastor sa teacher, mga kapatid, sa evangelist. Si ang evangelist, my dear brothers and sisters, broad general ang kanyang pangaral. Hindi po pastorin. Para naintindihan po natin yan. Anong kanyang panawagan dahil evangelist po siya yung tao outside the church. Yung tao na hindi kilala si Kristo na walang Diyos sa buhay, yun ang panawagan ng punong lingkod, tawagin, mapalapit sa Diyos. Yun ang kanyang panawagan. Kaya makikita po ninyo, mga kapatid, kahit nababalitaan ng punong lingkod, may mga, brother Mike, itong pandemic, may mga lumipat po sa atin, may mga lumipat po mga ano eh, nagalap sila ng mga pastol, ng mga kainan.
spiritual. Sabi ni Punong Lingkod, okay? Bakit? Okay lang kay Punong Lingkod. Bakit? Mga kapatid, kasi nga ang panawagan niya, tawagin ang mga tao na lumapit sa Diyos. At pagkatapos mong makilala at makalapit ka na sa Panginoon, ikaw nang magpasyal. Yun lang panawagan niya. Para maintindihan po natin at hindi tayo naguguluhan. Mga minamahal. At kung nagbabala ka na lumipat para kang paru-paru di, ay nako, so kayo sa'yo ang adahan. Dito ba? Mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, ganda nun. Di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, para naiintindihan lang natin, mga brothers and sisters, yun ang panawagan ng Diyos sa punong ito. To evangelize us. Ipangaral ang salita ng Panginoon, magpatutuo, kaya mapapansin ninyo, halos ang kanyang pangangaral, mga kapatid, saan? Sa mga buhay ng patutuo na nangyayari at ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Ibubay ba yung pastor eh? Nagtuturo talaga yun, parang katulad ko. Stop lang, mga kapatid. Ibu ba? Iba yun, mga kapatid. Hindi wala nang pinag-aralan si Brother Mike pagdating. Hindi wala siyang theological experience. Sa seminary, hindi siya pumasok. Pero tingnan mo naman ang naging bunga. Mga minamahal ko, mga kapatid. May mga friend ako, may mga kumpare akong pastor, mga kapatid. Hirap na hirap sila makadalaman po sa church nila, sa totoo lang. Pero may pinag-aralan yun. Nag-aral po yun sa mga theological school. Pero hindi sila makagather ng galaw. Kasi din sabi mga tao, ipinipilitan sa sarili, ang sarili sa hindi naman niya panawagan. Ibu ba? Kung hindi ka para sa lata at para sa kaunta, dapat huwag mong ipilit sarili mo sa lata. Dapat sa kaunta. Mga kapatid. Ibu ba? Kasi tiyak, kahit anong pilit mo na pumasok sa lata, hindi ka naman sardinas, pero hindi talaga mangyayari sa iyo. Hindi ka magtatagumpay. Parang ganun din yan eh. Kung hindi ka talaga para sa choir, huwag mong ipilit sarili mo ang pagiging choir. Baka naman tinawag ka ng Diyos mag-dance. At huwag ka rin magpilit kung sa dancing, kung tinawag ka ng Diyos saan. Sa iba-ibang panawagan. Di po ba? Mga minamahal kong mga kapatid, kaya dito gusto ko bumuo ng mga yung medyo yung mga 50 plus na dancing, mga kapatid. Katulad ni Sister Helen, Manikir. Ayan. Gusto kong Sister Esther Pasto, La Pastora. Pastora eh. No? Ay, mga gusto ko eh. Diba? Gusto niyo ba yung ganun? Mangyayari yun sa anniversary. Kakaroon sila ng slot. No? Isa pa sa anniversary. Yung mga asa-asawa po ninyo, no? Isa lang yan, gusto ko sabihin. Ha? Liwanagin ko, yung asawa niyong isa. Nakakawatid, mga lalaki. O, oh? Magkakaroon din po sila ng slot. Dapat, ang mangunguna dyan sila, Brother Paloy, Carlos pala. Paloy eh. Ganun na rin yun. Pagalit Sister Imelda, Paloy ang tawag, yung Brother Carlos. Yung ba? O kaya Carlos. Ano ba? Ano ba? Si Brother Wilson, makikita niyo magpi-tiktok dito. Sa May 28. O, oh, kasama Sister Racy. Ngunyong pamilya. Tiktok. Totoo yan, nangyayari yan. Yung inyong mga asawa, mga sisters na narito, yung mga asawa ninyo, yung mga lalaki, ibig ko sabihin, asawa ni Sister Pina, si Brother, asawa ni Sister Carol, mga kapatid, lahat sila, mag-uusap-usap, may 30 minutes tayong ibibigay sa kanilang time. Ano man ang gusto nilang gawin dito, magpatumbling-tumbling po sila, mga kapatid, gagawin po natin yan. Amen? Isa pa po doon dagdag, Sister Lori, isa sa'yo yan, kasama ng dancing natin na pink-pink pataas. Okay, mga kapatid, tamang-tama yan, yung mga yan. Oh, Sister Willie, gusto mo ikaw maging leader nila? O ikaw na maging leader, ha? Isama mo Sister Beth. Yan. Para sumayo kayo dito kung ano man ang gusto niyong gawin. Okay? Bibigyan kayo ng slot dyan. Okay? Gusto niyo po ba yan? Ha? Nagusto
ninyong mapahiya sila rito. Kaya okay lang yun, maganda yun. Mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Yay! Yan, mga kapatid, no? So, nakwento tayo. Paul would witness to Gentiles and government leaders. Dinala niya ang pangalan, pinakilala niya ang pangalan ni Jesus kanino? Sa mga hintil at sa mga nasa gobyerno. Kanino? Mga kapatid, makikita niya natin, pinakilala niyo po si Jesus sa harapan ng mga gobernador. Sino mga gobernador? Mababasa po natin yan sa Book of Acts, si Governor Felix. No? Mga kapatid, di ko alam ang apelido dahil walang apelido nakalagay dito. Mga kapatid, no? Si Felix, sino pa? Si Festo, gaganda ng pangalan. No? At kay King Agrippa sa isang hari ng panahon na yun. Kita nyo? Mga minamahal, hindi basta-basta mga tao, pero tinawag si Pablo para ipangaral, magpatutuo tungkol kay Kristo. Kaya siya nagdala si Pablo ng pangalan ni Jesus sa mga tao ito. Mga royal people, pinakilala po ni Pablo si Jesus. Kita nyo, maganda, di po ba, mga kapatid? At dito makikita natin ang katotohanan, my brothers and sisters. Ang katotohanan na kung saan yung kanyang pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Alam niyo kung ano yun, mga kapatid? Sa kabila ng persecution, sa kabila ng pain, sa kabila ng kakapusan, nagkaroon din siya ng kakapusan. Siyempre, kung saan-saan ka naglalakbay, mga kapatid, kailangan dyan ng ano? Ng kailangan dyan ng pinansyal. Nagkaroon siya ng kakapusan. But lahat ng yun na naging adlan. Persecution, kakapusan, mga sakit, physical at emotional, siyempre, naramdaman lahat at naranasan niya ni Pablo, but ang lahat ng yun, walang nakapagtigil sa kanya. Hindi siya napatigil. Di ba? Dapat ganun din tayo. Sa panawagan ng Diyos sa atin, bilang witnesses niya, mga kapatid, ano man yung mangyari sa atin, hindi dapat yun makapagtigil sa atin. Hindi ka dapat tumigil. Mga kapatid, tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, okay ka lang? Okay lang siya? Ha? Init na init kayo, pasensya na kayo. Wala ba't generator ah? Papairtong pa natin ito. Kasi alam niyo, magiging ating itong lugar na ito. Amen! Amen! Huwag magbigay kayo ng pambili. Gusto niyo pa naman yung ating ito eh. May alam mo kayo, nagkaisa tayo? Ha? Kalahating milyon kay Sister Queenie. Kay Sister Helen, kalahating milyon. Alam niyo yun? 1,000,000. Sister Lori, 1,000,000. Yayamanik talaga yan eh. Di po ba? Amen. Ay, 2,000,000 na. Sino pa? Sister Mila? May 2,000,000 na yan. Pag-unod yun. Sister Linda, hindi lang mo naitigo yan. Mga kapatid. Ha? Meron niyang milyon. Ay, nako. Mga kapatid, pagtulong-tulong tayo dito, magiging atin to. Tapos, ipag-pipray pa natin, daming mag-pipray para sa lugar na to. Ay, maniwala na kayo. Ha? Niwala ko ba kayo doon? Amen. Tumahimik sila nung sabihin kong magbigay eh. Nanahimik. Anyway, little brothers and sisters. No? So, mga kapatid, nakikita natin dito. Hindi ka dapat napapatigil ng mga nararanasan mo sa panawagan ng Diyos sa atin. Amen po ba? No? Ulitin ko para maliwanag, yung brother si Pablo, preacher, apostol. No. Mga kapatid, hindi lang pinag-uusapan natin dito. Kahit hindi ka marunong mag-preach, naiyain ka, pwede ka rito.
Ano yung ipatututo mo? Ano yung sasabihin mo? Ano yung ikukwento mo? Yung journey. Yung first encounter mo kay Jesus. Kung paano kang binago ng Panginoon. Yun ang ikwento mo. Yun ang sabihin mo. Huwag kang mahiya. Kahit parang sirang plaka, paulit-ulit. Yun ang sabihin mo sa mga tao na makakausap mo. Di mo ba? Mga kapatid, dapat maintindihan po natin yun. Hindi preaching ang pinag-uusapan natin dito. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi Bible, kundi buhay mo na pinagod ni El Shaddai. Yun ang ipatutuon natin, mga kapatid. Amen! Pag nakaharap mo si Mayor, ikwento mo kay Mayor kung paano kang binago ng Diyos. Nakaharap mo si Congressman, mga kapatid, ikwento mo kay Congressman kung paano kang binago ng Diyos. Kahit ayaw niyang makinig sa'yo, pilitin mo siya. Nasa diskarte natin yun, mga minamahal kong mga. Amen po ba, mga kapatid? No? Yung pagpapatotoo ni Pablo, makikita natin dito, my dear brothers and sisters, he witnessed with, ano, passion. Mahalaga yun. He witnessed with, ano, mga kapatid? Ha? He witnessed with passion, ano pa, power, and tears. Lagi siyang lumuluha sa harap ng mga taong kausap niya. Ang tao pong, alam nyo mga kapatid, kasi ako iyakin din ako eh. Kapag ang tao, lalo na yung lalaki, madaling mababaw yung luha, mga kapatid, totoo yun sa sarili niya. Totoo yun. No? Pag ganun, lalo na lalaki, ha? Kaya si... Wala rito eh. Ewan ko si Brother Sunny kung mababa luha niya. Hindi niya napapansin si Brother Sunny. Buwan ko ako ah. Oh. He's fine! Alam mo, sabihin ko, umagod siya. Di mo ba? Nakakaunik? Ano mas gusto mo? Gumaganda at gumagawa ko? Ano na? No, mga kapatid. Tapos ka ang kamay ni Brother Sunny. Kamay lang, kamay. Iisip ko lang kasi hindi ni Brother Sunny eh. Kaibigan ko yan, mga kapatid. Ang gumalaw dyan. Diyan ko lang, mga kapatid, no? So, mga minamahal ko man, nakawala ko na yung... Nawang tanong dyan, tingnan niyo si Pablo, nag-witness siya with passion, power, tears. Ang tanong, ibalik sa atin. Kamusta na yung pagpapatotoo natin? Kailan ka huling nagpatotoo tungkol kay Kristo? Yung pang may kinausap ng tao na inwento mo yung pagbabago ng buhay mo. Kailan kaya yun? Walang makasagot? Alam niyo kung bakit walang makasagot? Minsan walang may isagot kasi parang malamang na nagbago sa akin brother. De, meron yan. Mga kapatid, yung karanasan mo, pinagaling ka ng Lord, kwento mo yun. Pinagpala ka, nagkakubig ka, di ba? Kwento mo yun kung paano kang nag-pray kay Lord, nailigtas ng Panginoon. O ba? Mga kapatid, ha? Ingat pa rin tayo. Huwag tayo kampante. Kasi kung mababalik kung ano kayo sa mga news, sa China, sa Hong Kong, ayun ako. Mga kapatid, natindi. Parang bumabalik yung first wave. Hong Kong. Kaya huwag kayong masyadong kampante, patuloy tayong mag-pray. Huwag tayong pasabay. Mga kapatid, no? Kasi pagtapos ng eleksyon, sabi nga sa Bisaya, pera buyag. Pera buyag. No? Ah, kapatid. Kahit na yung mga mayayamang tao sa Europa, mga nakamasta eh. No? Pag nag-u-
nag-usap po sila, kaya huwag tayo kampante. Ipo, paalala naman niya. Ikatlo, panghuli, mga kapatid. Paul would witness to the Jews. Ito lang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, no? Sabi rito, sa verse 9, o sa chapter 9, verse 15 pa rin, tayo. Hinirap siya ng Diyos kasi Paul, the witness of all. At tunay, hinirap siya ng Diyos. Nabasa natin yon sa verse 15. Di ba? Mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Ananias, tinawag, hinirap, sinabi sa kanya ng Panginoon, tumarong ka sapagkat hinirap ko siya. Number one. Number two, sabi rito upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari. No, sa mga Gentiles and government leaders, ikatlo at sa mga anak ng Israel, sa mga Hudyo, tinutukoy dito, anak ng Israel. Tinawag siya ng Diyos para mag-witness sa mga Hudyo, mga minamahal. No? At ang sabi dito, sinabi ng Lord yung kay Ananias, na magpapatotoo siya. At siya nga po'y nagpatotoo. Saan? Nagpatotoo siya sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Nagpatotoo siya saan, mga kapatid? Sa mga Sanhedrin. Sa harapan ng mga kilalang tao ng mga Hudyo. At makikita natin yung pagpapatotoo niya, yung pagiging witness niya, brute na brute eh. Walang limitasyon, mga kapatid. Wala siyang sinasayang na oras at panahon. Bakit? Mga kapatid, alam niyo bakit? Kasi pinagawa yun ni Pablo na may puso. Na may puso. Kapag ang isang bagay, ginawa natin ng may puso, magagawa mo yun sa lahat ng oras at panahon. Nawala mo ba kayo? Kapag may puso. May puso ko ba kayo? Ha? Sino yung walang puso rito? Taso pa kayo? Ha? Puso. Nang ibig sabihin kapag sinabi may puso niyang ginagawa, nang ibig sabihin mo nun, mga kapatid, ha? Dibdiban, ginagawa niya yun na kahit anong mangyari, masaktan siya, magutom siya, dumaman siya ng mga problema. Itinatabi niya yun. Yung kanyang emosyon, tinatabi niya yun. Yung kanyang personal na layunin, tinatabi niya yun. Bakit ang nasa isip niya, may pakilala si Kristo sa lahat ng tao. Bakit? Kasi ang kanyang mindset, mga kapatid, lahat ng tao, tinatawag ng Diyos. At gusto ng Diyos na maligtas. Dapat yung asawa mo, inuunti-unti mo. Inuunti-unti mo. Brother, napatawa siya eh. Bakit kaya? Inuunti-unti ka na brad. Lumanagin mo. Inuunti-unti mo na sulin. Nasa sa inyo na yun. Wala ko sinasabi. Ibig sabihin, inuunti. Lumanagin ko. Inuunti-unti mo. Hindi mo siya makasama. Minsan nakasumamot, magpapaalam ka. Ano ba tawag na? Sister Lee, ano tawag mo sa tao mo? Ha? Lakay. 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 Ano, alis muna kami ng anak mo, ha? Diba? Minsan nakasumangot, di ko pinapansin. Eh, kunwari lang yun, ha? Di ko sinasabing ganun sila kay mo, mga kapatid. Diba? Pag alam mo ang asawa mo, kontra sa'yo, pero hindi umiibig, dapat unti-untiin mo yan. Ilang buwan pa naman eh, bago mag-November. Medyo pa rin. Nakakawitin. Unti-untiin nyo yan. Ano? Magtitimpla ka ng kape? Anong gagawin mo sa kape? Ha? Laso. Anong gagawin mo? Hindi kami siya ng merienda? Gumawa ka ng bilog-bilog, Sister Mila? Kailan ka gagawa ng bilog-bilog? Ayan. Hindi ba? Mga kapatid, yung lahat ng gagawin mo habang pinaplansa mo yung damit niya. Mga kapatid, unti-untiin mo na lo. Pagsuot niya dito sa damit na pinaplansa ko,
lalambot ang puso niya, mararamdaman ka niya. Tinimplano siya ng kape, hindi mo dati ginagawa, baka naman yun ang solusyon. Lambihin mo kasi, hindi mo ba? Hindi mo naman dati ginagawa, pagtitimpla ng kape, isip mo, bahala ka dyan sa buhay mo. Handa na naman tayo eh. Wag! Lalo na kung hindi siya kaisa, ang hirap na yung bumunod, ng pamasahe, humihingi ka, ay nako, unti-unti mo lang yan. Ha? Ha, kapatid? Di po ba? Kumpirin nyo, yung kape. Na Lord, pagkainom niya ng kape, marandaman ka niya. Kasi tingin lang yun ng may pag-ibig. Wow! Di po ba? Habang tinitimpla mo talagang Lord na ang tingko, natiwala po kayo, gagamitin ng Lord yun. Yung asin na ilalagay mo sa inyong ulam, sa inyong pagkain, i-pray mo na Lord, pag nalasahan niya, huwag naman sanang maalat, kundi pagmamahal mo. Ang dapat, ginagawa natin. Sa parabang, alam niyo, may vlog ako na, iwan ko ng panood. Alam mo rin niyo naman yung mga vlog ko, maawa na kayo. Tuhin yung vlog, alam niyo pa maganda, tawagin man ako, Bahiyo. Di ba ang daming tumatawag sa atin dito? Kay brother sa amin ko yun, na-inspire ako sa kanya niya. Tawagin man ako, Bahiyo. Sabi ko, makagawa na ng vlog na gano'n. Ito naman eh. Anong tawag? Baliw! Di ba nakikita nila rito, pinagtatawa na nila tayo. Nakukuha niya sila, pag narinig nila, El Shaddai, praise the Lord! Nakukuha niya sila, may mga bago po ba rito? Umami na kayo. Di ba? Parang mga ano itong mga tao, tapos sunod, nagbabalak na, sino yung bago rito? Nagbabalak na yan, hindi na kasama sa sunod. Di ba ganun yung bago tayo, Parang ayaw na nating bumalik. Pero ang ganun, nandito pa rin. Baliw pa nga. Pero di sabi ko doon, di pali nang mabaliw tayo. Hindi sa mga bagay sa mundong to. Hindi sa tao. Hindi sa pag-ibig. Kasi may mga nababaliw na ganun eh. Sa sisa, sa loli ni Tangire, iniwan ang asawa, nawala yung mga anak, pinagmanupitan ang mga tao na sa paligid niya. Ano nangyari? Sa sisa. Ano sabi niya? Di ba? Napanood ka kayo yung dramatize ng Noemi Tangere sa chapter 16 ng book of Noemi Tangere. Tingin mo ito, Noemi Tangere, mga kapatid. Di ba? Ang dramatize niya eh. Sabi niya, Basilio, Christine, nasan kayo mga anak ko? Di ba? Doon nawalan tuluyan yung katinuman ng isip ko sa isa. Ano? Kung mabaliw tayo, tawagin tayong baliw. Nagpipraise the Lord tayo rito, nag-iiyakan, naglulundagan, nag-iiyawan. Diba sasabihin nila, hindi naiintindihan, mabaliw ang mga nag-iil sa ganyan. Iwala po kayo. Minsan na tayo nahihiya eh, kapag marami nakatingin sa atin, hindi tayo makataas ng kamay. Hindi tayo makaawit, hindi tayo makasayaw. Hindi sila makasayaw kasi yung crush nila nakatingin sa kanila. Oh. Tigilan niyo muna yan. Yung buha mga kapatid, ganun eh. Iniintindi natin yung sasabihin ng tao sa atin. Eh ano? Ang tanong mo doon, sino ang mas baliw? Sila. Ibali ng mabaliw, tayo sa tingin ng mundo, basta okay ka kay Kristo. Ayun na po tayo. Baka mabaliw ka tayo. Di po ba? Simple ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Simple. Na tayo tinawag ng Diyos, tulad ni Apostol Pablo, para mag-witness. Hindi lamang sa mga tao kilala na natin, kundi sa mga tao hindi pa natin kilala. Sa mga unbelievers and believers, patuloy tayong magpalakasan. Gawin lang natin yung panawagan ng Panginoon sa atin. Wala ka lang yung gagawin, kundi magkwento. Gusto mo, i-tiktok mo
mo yung journey mo. Yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, itiktok mo. Magtungkay. Sana mo kung ano nang tinitiktok. Mga kapatid, na ako si Loli, ganito, tinawag ako ng Diyos, ganito, ang pangyayari mo. Hindi po ba? Napakasarap siguro. Maniwala po kayo, mga kapatid. Hindi man tayo makarami ng Diyos, pero maniwala ka. Sa mga tao nakapapanood doon, may mabibless. May pagpapalain ng Diyos. Kaya dapat gumagawa tayo ng maraming bagay. Ako, mga kapatid, pag YouTube ko, hindi naman dahil sa pera eh. Nung una lalo, mga kapatid, ginawa ko lang yun to inspire. At nabunang unti-unti yun. Kaya nga, ang pangalan ng YouTube ko, Kapangarap. Kasi mga kapatid, gusto kong maka-inspire, makahatak, parang magnet sa mga taong magbunga yung kanilang pag-asa. Gawin natin yung lahat ng bagay. Ang galing mong kumanta, magamitin mo yung talent mo, yung gift mo para kay Lord. Ang galing mong tumugtog, gamitin mo yan para makahatak. Ganun ang panawagan ng Diyos. Maging witness tayo ni Christ kahit ano pa man ang pwede natin magawa. Huwag tayong mahihiya. Kung yan ang kailangan natin gawin, bakit hindi? Makawin lang tayo ng kaluluwa. Mawin mo lang yung asawa mo. E ano mong pagtimpla niya sa pumagapon ng 100 beses ng kape? Ewan ko kung makatulog pa yun. Mga kapatid, e ano mong mapagod ka sa kaasikaso, sa pagpaglantya? Pero maniwala ka, mga kapatid, hindi masasayang pagod mo, hindi masasayang yung effort mo, hindi masasayang ang pag-pipray. At maniwala kayo sa 8.28. Maraming kaluluwa ang gigisingin ng Lord. Maraming mga tao i-raise up ang Panginoon. Maraming mga tao. Nasa nila ang biyaya ng Lord. Kaya pakiusap, mga kapatid, tulungan natin ang ating mga kausin. Inihabilin ko na sila sa inyo. Tulungan natin sila. Sila'y nangihina, kaya magbigay ng kalakas. May pagkakamali, huwag natin silang intersecute. Tulungan natin sila. Magbigay tayo ng mga ideas, magbigay tayo ng mga suggestion sa kanila. Tulungan natin. Bakit natin gagawin yun? Pamagitan nun, mapapalakas natin ang ating samahan, mapapalakas natin ang ating ang PFCC, at magiging malakas ang samahan natin ang PFCC, magiging malakas tayo sa labas. Nagkakaisang simbahan. Nagtutulungan simbahan. Hindi ito yung panahon ng siraan tulad ng politika. Hindi tayo mga politikong mga tao. Kundi tayo mga believers. Mga tao pinago ng Panginoon ang buhay. At ang dami natin sasabihin, ang dami natin yung kukwento sa mga tao makakausap natin, hindi tayo maubusan. Kung gagawin lang natin. Mga nilamahal. Mapahalag ka. Sapagkat hiniran ka ng Diyos. Anong wala ka ba hiniran ka ng Panginoon? Tulad ni Apostol Pablo. Sabi nga, tayo ay chosen generation. Mga nilamahal. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay. O Lord, all praises. Lord God, ay para lamang sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Say it, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Magpahalamahan, Diyos, sa lahat ng panahon na initan mong kami, malamig man ang paligid. May kuryente, wala.
Ibahin ka namin. May nararamdaman kami. Punong-puno kami ng persecution. Ang dami namin persecutor. Mga taong nalalapit pa sa amin. Marami man kami mga problema sa lahat ng aspeto ng buhay. Financial, material, spiritual, at physical. Lord God, ibahin ka namin. Magiging witness mo kami sa lahat, sa harapan ng mga tao. Hindi kami mahiya. Bubukan namin ang aming mga bibig. Sasabihin namin ang itataas namin, Panginoon, saan man kami makarating at sino man ang aming makaharap, sila rin matataas na tao, may pinag-aralan o wala, Panginoon, sila man ang mga government official. Ipapakilala namin ang iyong pangalan kay congressman, kay governor, kay mayor, Panginoon, wala kaming pake, anuman o Diyos, ang kanilang katungkulan. Kahit pangulo, kung bibigyan kami ng pagkakataon, katulad ni Pablo, wala kaming sasayangin na oras at sandali, Panginoon, sa buhay namin upang ipakilala ang iyong dakilang pangalan, upang sabihin na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay dahil sa amin mga patay sa kasalanan upang kami maligtas. Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat sa krus mo. Salamat sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat di ka nanatili patay. Bagkus muli kang bumangon at nabuhay. Salamat. Walang saysayang pangangaral. Walang saysayang pagpapatotoo namin. Walang saysay ang pag-witness namin kung ang i-witness lang namin ay patay. Subalit, Lord, may kagalakan ng aming puso. May kapayapaan kami. Meron kaming boldness. Meron kaming power. Dynamic ang aming magiging pagpapatotoo. Kasi alam namin, hindi patay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Si Jesus na namatay at muling nabuhay para kami lahat ay maligtas. Hallelujah. Yes, of Jesus. Thank you.
Muli mo kaming ginigising, Panginoong Diyos, na hindi lang kami tagaupo, na hindi lang kami tagapalakpak sa prayer meeting, kundi, Panginoon, lahat kami ay mga witnesses para may taas at maparangalan. Marami pang tao ang makakilala sa pangalan mo at tanggapin ka rin nila bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Kaya maraming pong salamat, dakilang Diyos. Basbasan mo nawa kami at ang biyay at pagpapala mo tanggapin namin at lahat, Panginoon, ng aming mga panalangin sa oras na ito. Lord God, naniniwala kami na lahat, o Diyos, ng panalangin namin kay Lingan na isulat at hindi na ang kinamin. Biyay at pagpapala mo na sa akin. Tinanggap ko na. Amen. Amen. Tanggapin ninyo ang pagpapala at biyay at Elshaddai sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam para natin ang Panginoon. Lord God, salamat po sa Diyos.
At itaas natin sa Panginoon lahat po ng bagay na gusto po nating pabasbasan. Lord God, salamat po sa mga pagpapala at biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa katapatan at kabutihan mo. Salamat, Lord, sapagkat naniniwala kami, meron kang napakagandang plano para sa PFCC na ito. Naniniwala ko, Panginoon, na PFCC 3, Baguio Benguela, Lord God, kasama na, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa, ang mga tao, Panginoon, patuloy mong ginagamit, sumusuporta sa gawain na ito, ang mga kanilang kaya. So, Diyos, na tumawag sa kanila, hiniram mo sila, Panginoon, sa kapanahunan, upang itaguyod, ipaglaban ang PFCC ito. At naniniwala ko, Panginoon, kitang-kita ko sa panahon na pinamalagi ko sa lugar na ito, kitang-kita ko ang iyong pagkilos sa buhay nila, sa PFCC ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong katapatan at kabutihan. Muli, Panginoon, pagpalain mo po ang buhay ng lahat ng mga manggagawa, lahat po ng aming pong mga council members, O Lord God, dalangin po namin ang kanilang kalakasan, kalusugan, at lahat, Lord, bigyan sila ng karunungan at kaalaman ng tibay, ng pagmamahalan, upang sa gayon, Panginoon, mapalakas lalo ang PFCC ito na pinagkatiwala mo sa kanila. Pati na mga manggagawa sa iba't ibang mga magagawain, Panginoon, ang aming mga worship team, Lord God, ang aming mga awit, manunugtong, mananayaw, Lord God, ikaw po ang Diyos na magpala sa buhay nila, kay Brother JR, kay Sister Joyce, sa kanilang mga pamilya, sa aming pamilya, Panginoon. Salamat ng mabuhay na marami, Panginoon, dalangin namin ang mga balangin po namin, Lord God, mangyari po, maganap sa tulong mo, magkaroon ng generator at ang opisina nito, ang lugar nito, Panginoon, ay maging amin, maging sa'yo. Sapagkat naniniwala kami, dahilan Diyos, marami kang sorpresa nagkakawin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, at Lord God, ang mga basbasan mo po, aming mga hawak kamay, at ito po tinatas namin sa'yo, balutin ang dugos kapangyarihan, maghamit sa kapurihan, karamanan ng iyong dakilang pangalan, magpakailanman, salamat sa aming pag-uwi, naniniwala kami sa biyaya at pagpapala mo sa iyong pag-iingat, hindi lang sa amin, kundi sa aming pamilya. Lord, salamat ng marami, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng mga nanganak ng Espiritu Santo, at sa Sabado ng gagawin natin. Thank you.
Oh,